Magbibigay po ako ng napakahalagang tips. Ito yung mga diabetes warning signs. Paano nyo malalaman kung meron na kayong diabetes or wala pa? Bibigyan natin sa inyo yung mga maagang sintomas. Delikado po kasi kung hahayaan natin na may diabetes kayo ng ilang taon tapos hindi nyo alam. Kasi pwede masira, magkaroon ng komplikasyon. Sinasabi nga sa diabetes ay may tatlong letter D. Ayoko naman kayo takutin. Pero minsan ganito nangyayari. Unang-una, nagkaka-diabetes, first D. Pangalawang D, umabot sa dialysis. At yung pangatlong D, merong death, may namamatay yung pasyente. Kaya habang diabetes pa lang, aagapan na natin. Paano nyo malalaman kung posibleng meron na kayong diabetes? Ito po yung mga early symptoms. Unang-una, parang mas madalas kayo umihi. Kung dati, iihi lang kayo isang beses sa madaling araw, ngayon ang gising nyo dalawang beses. So, bakit mas madalas? Papacheck kayo ng blood sugar. Mas na uuhaw po kayo. Parang laging tuyo yung labi, dry mouth, naghahanap kayo ng matamis. Possible diabetes sign yan. Medyo pumapayat. Normal lang ang kain, pero bakit pumapayat? Laging gutom. Minsan nanginginig. Posibleng mataas or mababa yung blood sugar. Madalas, parang pagod ang pakiramdam ng mga may early diabetes. Parang mas mahina sila ngayon. Posible yan dahil sa diabetes. Lumalabo ang mata. May sugat kayo. Dati, naghihilom. Dalawang araw. Ngayon, 1 linggo bago maghilom. Namamanhid ang paa. Yan, very common symptom yan. Namamanhid ang kamay, namamanhid ang paa. Nasisira yung mga nerves. Sa diabetes po yan. At sa kababaihan, minsan merong mga infection like vaginal infection, may discharge. Posible din galing sa diabetes. Ngayon, kung meron kayong ganitong symptoms, lalo na po kung may lahi kayo, let's say magulang nyo, may diabetes, papacheck nyo po ang fasting blood sugar. Yan. Mas maganda po pacheck yung hemoglobin A1C. Ang hemoglobin A1C, mas accurate siya, 3 months yan ng blood sugar ninyo. Paano kung mataas ang blood sugar ninyo? Pag lampas 126 milligrams per DL o lampas mga 7, malamang kailangan na po uminom ng gamot. Okay, so tandaan yung tatlong D, diabetes, yan ang number one cause ng dialysis. At yun na nga, pag dialysis, medyo mahirap na. So, prangkahan lang to, para at least sana mabago nyo pa yung buhay nyo, maayos nyo, maba ang buhay nyo, at ma-enjoy nyo yung pamilya nyo. God bless.